This is Sean is the title. This is Sean. Sabi nga ng ating letter sender, di ba nga? Ay, may mga desisyon tayo sa buhay. Paulit-ulit kong sinabi, kahit na anong desisyon mo, ginawa mong malaking desisyon, ano man ang consequences, you have to accept, you have to stand by it. Falling in love is like watching a beautiful display of fireworks. Natitigilan tayo at tila bumabagal ang ikot ng mundo dahil sa ating pagkamangha at paghanga. Nababalot ang ating puso ng kakaibang saya sa bawat makulay na araw na kasama ang ating minamahal. Pero hindi tulad ng fireworks display na mabilis matatapos at mawawala. Hangad natin ng ating pagmamahal ay habang buhay magtatagal. May mga desisyon tayo sa buhay na masasabi nating sana matagal na nating ginawa ito. Ito yung desisyon na nasa huli ang ating pagsisisi. At kapag nakapagsisi na ang isang tao sa hakbang ng kanyang ginawa, madalas sinihiling niya na sana ay nagawa niyang maipalik ang oras. Dear Max FM, ako pala si Eros, 36 years old, tubong Pagadian. Naging libangan kasi namin ang mga katrabaho kong Pilipino sa Saudi noon ang pakikinig sa programa nyo sa live stream sa Facebook. Yung isa kong kasama, si H. Terence, nakapagpadala na siya ng story sa inyo. Kaya tinanong ko sa kanya kung paano siya nakapag-share ng story niya sa programa nyo. Noong Marso lang, nakauwi na ako dito sa Pinas. Kaya dito ko na sa Pinas nalaman na nag-share ng story si H. Terence. Dati kaming nakatira sa Pigkawaya, North Cotabato. Pero dito sa Pagadian ang origin ng parents ko. Pagka-graduate ko ng high school, kinuha ako ng auntie ko sa Davao kasi nangako siyang paaralin ako. Pero nung enrollment na, nalaman kong wala pala siyang balak na paaralin ako dahil ginawa akong tindero sa hardware nila. Six months lang ako kay auntie. Lumayas ako sa kanila at sumama ako sa barkada ko. Kung saan tinulungan ako ng barkada kong magtrabaho sa pinagtatrabahoan nitong fast food. Natanggap naman ako sa fast food. Kaya ang next plan ko noon, mag-enroll ako sa next enrollment na. Magwo-working student ako. Naging kaibigan ko ang mga katrabaho ko. Pero may isang higit pa sa kaibigan ang turing ko sa kanya. Siya, si Claire. Ngunit nawala ang ilusyon kong maging girlfriend siya. Dahil may boyfriend na siya. Na ang pangalan ay Alfred. Until one day, nilapitan ako ni Claire. Ikinuwento niya sa akin na buntis siya. At hinawalayan siya ni Alfred. Alam kong maiinis kayo sa akin. Dahil parang tinake advantage ko ang situation ni Claire. Sinabi ko sa kanya na matagal ko na siyang gusto. At handa kong akuin ang pinagbubuntis niya. Chin, hindi natuloy ang plano kong pag-aaral sa kolehiyo. Kasi yung ipong ko ay inilaan ko na lang sa panganganak ni Claire. Hanggang sa isinilang niya ang malusog na baby. Walang nakaalam maliban kay Claire na hindi ako ang tunay na ama. Kasi hanggat maaari, gusto ko kilalanin akong ama sa anak ni Claire.
Isang taon ang nakalipas, nang ipinagtapat ni Claire sa akin na buntis ulit siya. Magkakaroon na ako ng sariling lahi. Walang mapaglagyan ng tuwa ko noon. Kaya sabi ko sa kanya, pag mag 5 months na ang tiyan niya, pwede na siyang mag-resign sa work. Dahil may trabaho naman ako. Making the story forward, naisilang ni Claire ang pangalawa naming anak. Seven months nakalipas mula nang nanganak si Claire, doon na nagsimula ang problema namin. Nag-close ang company na pinagtatrabahuan ko. Kaya nag-decide si Claire na magbalik trabaho at ako muna ang mag-aalaga ng bata. Hanggang sa isang araw, bigla na lang hindi umuwi si Claire sa amin. Nalaman kong sumama siya sa ex-boyfriend niya, kay Alfred. Sobra akong naguluhan sa time, lalo pat maliliit pa ang mga bata. Pinuntahan ko ang mga manugang ko, pero wala din silang magagawa. Kasi matanda na daw sila. Kaya nag-decide akong umalis ng Davao at bumalik sa North Cotabato. At least doon, may pamilya akong mahihingian ng tulong. Unti-unti na ding nalagay kami ng mga anak namin sa tahimik. Wala pang taong lumipas, bigla na lang akong chinat ng dati naming ka-workmate sa fast food dati. Na pinost ni Claire na kidnap ko raw ang dalawang bata. Agad kong kinontak si Claire. Rinig ko sa kabilang linya ang sobrang hagulgul niya. Na tila bang namatayan siya. Humihingi ng tawad. Humihingi ng second chance. Pero mas lalo akong pinagtaasan siya ng boses. Kaya binantaan niya ako na kung di ako makikipagbalikan sa kanya, ipapakulong niya ako. Dahil itinakas ko raw ang mga bata. Sa totoo lang mga kamax, may pwede akong magagawa at that time. May ebidensya at witness ako. Pero dahil sa payo ng parents ko, na kung hindi ako magpapakumbaba, mas lalong mapapahiya ang pamilya ko. Lalo na't devoted sa church ang parents ko. Kaya alang-alang sa reputasyon ng family ko, tinanggap ko si Claire ulit. At sa loob ng 4 months, nakita kong nagbago na nga si Claire. Aaminin ko, sa loob ng 4 months na yon, na magkasama kami sa iisang bahay, hindi kami magkatabing matulog. Kahit may pangangailangan ako bilang lalaki, never ko siyang ginalaw. Kasi galit at pandidire ang naramdaman ko. Pero nung after 4 months, nakita ko ang malaking pagbabago sa kanya. Kaya unti-unti ko itong minahal ulit. Sa awa ng Diyos, nabiyayaan ulit kami ng 3 anak. Nung 2 months buntis na siya, pinatigil ko siya sa trabaho. At ako na ang nagtrabaho. Ngunit ilang linggo lang ang lumipas, biglang nag-iba si Claire. Pag-uwi ko ng bahay, hindi naglaba, di naglinis, di nagluto. Ang kinainisan ko pa, pag-uuwi ako, lagi siyang lasing. Nakikipag-inuman sa mga ka-boardmates niya. Dahilan sa pagkalaglag ng bata sa sinapupunan niya. Sobra akong nagalit sa kanya na muntikan kong napatay siya.
Palagi na lang kasi siyang humihingi ng sorry. Na dapat ang salitang sorry ay sa mga bagay na hindi sinasadya. Hindi sa mga bagay na paulit-ulit ginagawa. Humingi ulit siya ng last chance. Kahit alam kong mauulit pa rin ang mga ginagawa niya. Patuloy pa rin akong umaasa na balang araw, ma-realize niya na kami ang pamilya niya. Kami ang happiness niya. Itutuloy natin mamaya, mga kamaks, ang kahabaan ng kwento ni Eros sa pagbabalik ng 95.9 Max News FM, Jensen. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing alauna hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon, at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini. Dalawang taon ang lumipas. Hindi namin namamalayang lumalaki na ang mga anak namin. At sa loob ng 2 years, naging mabuting asawa naman si Claire. Until na nakapagdesisyon si Claire na dapat magtatrabaho na siya. Dahil not enough ang sahod ko sa mga gastusin. Pero dun ulit pala masisira ang last na tiwalang ibinigay ko sa kanya. Isang araw noon, gusto ko sanang sunduin siya kasama ng anak namin sa pinagtatrabahuan niya. Pero nung pumunta ako sa pinagtatrabahuan niya, nalaman ko nang nag-awol pala siya. Until sa mga katrabaho ko dati, nakasalukuyan nag-work sa isang lodge, sinabing nakita niya raw si Claire na may kasamang lalaki nag-check-in. Pero hindi daw siya pinansin ni Claire. Kaya dali-dali akong pumunta sa lodge at kinausap ang dati kong workmate. Sinabi ko sa kanya na hindi ako susugod at mag-iskandalo. Ayokong dungisan ang pagkatao ko. Gusto ko lang makita ang CCTV footage para ma-confirm if si Claire nga ba talaga yon. Dahil alam ko bawal naman yon at may law regarding sa privacy. Pero pinilit ko ang dati kong workmate na makita lang saglit ang CCTV. At dun ko nga na-confirm na bumalik ulit si Claire sa dati at kasama niya si Alfred na nag-check-in. Kaya dali-dali akong umuwi sa boarding house. Kinuhang mga gamit. Mabuti na lang nakasakay kami ng last trip papuntang Cotabato. Ayoko na kasing marinig pang humihingi ulit ng last chance si Claire. Kasi nakailang bigay na ako ng chance. Naintindihan ko pa nung unang pagkakamali niya. Siguro natukso siya at wala namang perpektong tao. Pero para ulitin niya, hindi na yun pagkakamali. May sakit na talaga siya. One night lang kami sa Cotabato. Dinala ko ang mga bata sa pagadian, kung saan dito ang origin ng family ko. Isang linggong lumipas nang may nakabili ng bahay namin sa Cotabato. Sumunod ang family ko sa pagadian. Lahat na may konektado sa amin ni Claire, tinanggal ko.
kahit mga dating workmates ko. Hinahanap nga daw kami ni Claire sa Cotabato, sabi ng family ko. Pero nagkunwari silang walang alam. Hindi kasi alam ni Claire na dito sa Pagadian ang origin namin. Kahit mga kapitbahay namin sa Cotabato. Kaya kampante akong makakapagsimula uli. At mapayapang buhay dito sa Pagadian. Hanggang sa nabigyan ako ng chance na makapagtrabaho sa Saudi. At ngayon nga, ay kapiling ko na ang mga anak ko. Sa ngayon, nagtatayo ako ng milk tea shop at maliit na karinderya. Wala na rin akong balita kay Claire. Well, kung gugustuhin ko makibalita, magagawa ko. Pero ayoko ng sakit ng ulo. Masaya na ako sa dalawang bata. Kahit itong panganay ko, hindi ko man ito kadugot laman. Pero itinuturing ko itong dalawang anghel ko. Kung darating man ang araw na maghahanap o magtatanong sila tungkol sa kanilang ina, sa ngayon hindi ko alam. Bahala na si Batman. Basta, magpapakabuting ama na lang ako. At sana, balang araw, makikita ko din ang magiging kabiyak ng aking puso. Hanggang dito na lamang. And please play my requested songs. Tinatapos ko na. By Jonah. Hindi ko kaya. Kung wala na, kaya labis na nasaktan at hanggang kailan kita mamahalin. Ang inyong kamax. Eros. A few moments later. Oh well, it's 2:06 now, and we're back agad-agad, just right after one song. But anyway, welcome to the second hour ng ating program, ang Dear Max FM. Still with me, DJ Chini, with Max Capsule. Tickets 3 times a day. Garasi niya Mangustana Elson Sound with Mangosteen Rind Powder po yan. Okay, and of course, VY Max Coffee Mix with Donk at Ali and Horny Goat Extra. Ang kapeng pampalakas sa namang oras. At para sa mga chikiting, even adults, IQZ Vitamins with Chlorella Gross, the Factor, Taurine and Lysine plus Zinc. Anyway, here's the result of Sortres Lotto Draw by PCSO. As of 2 p.m., April 25, it's a 530530. Ayan, congrats sa mga tumama. Okay, back on our track, and here's... Hello to you, hello to you, hello to you. Oh, ang dami na nilang dami na nilang mga sagot. But well, tingnan nga natin kung may makakatama this time. Ano nga talaga ang title ng episode of the day? Sa haba naman ng story ni Eros. I hope you are listening right now, Eros. Paramdam ka naman. Okay, hindi ko na nilagay yung apelyido mo, just for the sake of the kids. Ayan. Kasi, syempre pa, ayan, mukhang nananahimik na kayo somewhere in Pagadian. At, yun, good thing to know, na nakapag-desisyon kang lumayo. Kasama pa rin ang mga anak mo. At nagpakabuting ama ka. Ngayon ay nagtatayo ka ng isang milk tea shop at karinderya. O diba nga, talagang pinanindigan mo yung desisyon yon. Na talagang putulin na kung ano man ang ugnayan ninyong dalawa ni Claire. But then again, maraming chances nang binigay no? Paulit-ulit na lang nangyayari. Paulit-ulit na pinapatawad. Paulit-ulit na
humihingi ng sorry, pero ganun pa rin eh, walang nangyayari. So sabi mo nga, okay lang sana kung natukso, minsan lang nangyari. Mapapatawad mo pa, pero kung paulit-ulit na, sinasadya ng ulit-ulitin, hindi na pwede yon. Ibang usapan na yon. Sakit na nga daw yon, sabi nga ni Eros. Alright, but well, sa isang desisyon, ang dami nga namang mga consequences. But you have to stand with it, stand by it. Diba? Kung ano man ang major decision sa buhay, maaari mong ikapagsisi or maaari mong tanggapin, maaari mong panindigan, maaari kang magsisi sa bandang huli, pero yun lang, kailangan mo pa rin tanggapin and embrace yung pagkakamalinging yun kung sakali mang mali ang naging desisyon. Diba? But then again, ano sa tingin nyo, tama bang ginawa niya na tuluyan ng putulin ang ugnayan sa kay Claire? Ano? At kung magtatanong man one day ang mga bata, bahala na daw si Batman. Oo nga naman, darating din ang time na yon. Makakapag-decide ka din. Mangyayari at mangyayari din yan. But then again, just be ready, diba? Hindi rin natin masihisi talaga si Eros. Umabot na siya sa sukdulan. Ang haba-haba na ng pasensya niya. Nagpakamartir na siya. Inako na niya yung pagbubuntis nitong si Claire at lahat. Tapos kaso lang, si Claire mahal niya talaga yata yung ex niya, si Alfred eh. Hindi rin siya, parang hindi niya makuhang makipaghiwalay ng tuluyan at mag-cut yung ugnayan nilang dalawa. Si Alfred nga talagang love niya, pero si Alfred naman, wala lang ding kiber. Kahit alam niyang sa kanya yung bata, hindi rin naman niya inako, hindi rin naman niya binahindigan o kinuha doon kay Eros, ano, parang ganun. So, kung anumang mga desisyon ng bawat isa, sila lang ang nakakaalam. Kung nagkamali man sa pagdedesisyon, then sila pa rin naman ang haharap ng mga consequences na yon. Diba? Okay? At sila lang ang better talagang makakapag-handle ng sitwasyon. Okay? So, since we're not there, we're not involved in there, we're not a character in their story, so wala tayong magagawa kundi hayaan natin silang mag-decide. At well, for you Eros, saludo naman ako sa'yo. Saludo naman ako sa pagiging matatag mo. Kahit na napakahirap sa'yo para gumawa ng isang malaking bagay, isang malaking desisyon na humiwalay kay Claire kahit alam mong mahal mo pa. Kahit alam mong ina siya ng mga anak mo. Pero ginawa mo pa rin para lang for the sake of the kids, ano? And you're redeeming your respect to yourself. Na hindi na kasi nirespeto eh. Diba, paulit-ulit na kasing ginagawa. Okay, but anyway, there you go. Ano naman kaya masasabi ng ating mga kamax regarding sa sulat na natunghayan po natin? But thank you, Eros, for sending your stories. Thank you for trusting Dear Max FM para ma-share ang iyong kwento ng buhay. Okay, gandang hapon sa lahat ng kamax. Pasulpot-sulpot na lang taan. Ikabisi, manggood, pero na-miss ko talaga makinig ng Dear Max FM. Shout out from TLG Shopper Smart Polomolok. Nakikinig kami dito. Uy, hello po sa inyong lahat dyan. Nene Andrea Singson. Parang pumunta ako dyan sa TLG nung Sabado ba yun? Naghanap ako ng smoke detector. Kaso wala. Okay. Nandun ka pala Nene. Okay. Anyway, and Emma Arshaga, you're there. Hi to my friend in Jensen, to Merlin Mosquizo. Friends pala si Laila Canilio, Juvie Candiente, Thelma Hara or Jara. And hello to my son, J. Jude John. And to my loving husband, Bernard Arshaga. Watching from Nursery Lagao. Ayan, thank you, Miss Emma. Keep safe. Evangeline Bangot, hashtag fireworks. Maria Gracie Halado, Miss Pretender 24, mainit hapon din. Ayan, anak, hashtag anak, Irish Joy. Levi Niera Fulace. Clue po. Clue!
One word, Tagalog. Yan. So, isang salita lang, Tagalog po. Hashtag pagsisisi, Jerizel Malayo Cotanda. Ayan ang mga sagot nila. Ang dami na. At... Oy, be sure ha, yung mga sumasagot ngayon ha, guess kayo ng guess, baka nakalimutan nyo, hindi nyo na-share, hindi qualified ang inyong answer, so maghanap kami ng panibagong winner. Okay, so dapat naka-share. Yellow Bell de Los Andes, hashtag kidnap, Nene Andre Reputacion, mukhang ibang spelling. Bechayda Kalusay, hashtag anak, Nene, heart. Okay, pagpakumbaba, sabi ni Iris Joy, hashtag last chance. Oy, mukhang English yan, dalawang words. Bechayda Kalusay, hashtag sorry. Oy, Tagalog po hinahanap natin. Tagalog, isang salita lang, okay? Marjorie Palalisan, hashtag trabaho. Ang clue ko kanina ko pa inulit-ulit ang salitang yon. Habang nag-a-advise ako, gets nyo? Sabi ko sa inyo, mabilisan lang eh, no? Ayan, paulit-ulit kong sinabi. At actually, talagang hinighlight ng ating letter sender yung word na yon. Kaya napag-desisyonan kong eto na yung title ng episode of the day. Kasi naka-capitalized. Sa umpisa pa lang ng sulat, naka-capitalized na. Dalawang beses capitalized. And in the middle of the story, andun na naman yung salitang yon. Capitalized pa rin. And so that's the title of our episode of the day today. Okay, ayan na yung clue. Ang iba naman nag-replay. Hala, sige. Click back. Ayan, ano nga ba yun? Ayan, Sabel Angoy Siha, last chance din. Marjorie Palalisan Trabaho. Sabi ko, isang salita lang, Tagalog po. Ayan. At inulit-ulit kong salitang yon, inulit-ulit din ng letter sender natin. Dalawang beses niya binanggit sa introduction pa lang ng story niya. Maria Grace Hilado, ayan, hello to you. Asa na, may sakit, trabaho, last chance. Chance pa rin. Uy, English pa rin yan. Title, Tagalog po. Panluloko, sabi ni Jerizel. Sabi ni Cindy, masasabi ko po kay Sender Chini, ang problema talaga sa buhay, walang pinipili. Ano man ang katayuan mo. Sa part mo, sobrang hirap at sakit ang pinagdaanan mo sa buhay. Sa piling ng babae, ilang pinili mong magustuhan at mahalin. Sa binigay mong tiyaga at kabutihan sa kanya, pinili pa rin niyang magpakatanga. Sirain ang buhay niya at kayo na naging family niya, tumanggap sa kanya, mas okay na yan, Sender. Na ikaw ang lumayo, magpakatatag ka with your family and kids, pagtuunan mo ng pansin ang buhay mo at ng iyong mga anak. Hayaan mo na yung babaeng walang ginawa kundi magpakasaya kasama ng ibang tao. God bless and your kids. I'm Cindy Alido. Thank you, Levy. Hashtag nagbago. Clue po, two words po ba? Ayun, nasabi ko na. One word lang, Tagalog. At wait lang. Ha. Okay, ayan. Di ko makita yung yung song na ni Jonah na sinasabi ni letter sender. Meron bang ganong title na song ni Jonah? Tinatapos ko na. Meron ba tayong ganon? Wala dito eh. Hanapin ko ha. Tinatapos ko na. Ha? Meron? Walang pagsisisi. Ah, oo. Baka, hindi tinatapos ko na ang title. Walang pagsisisi lang, Angeline. Okay, Sender, sakit naman ang ginawa ni Claire, pero wala tayong magagawa dahil may attitude problem talaga siya. And congrats sa pagiging ina at ama mo sa mga bata. Kudos and God bless as you are always. Richie Joyce Songkog from Hong Kong. Okay. Anyway, advice ko kay Sender, tama ang ginawa niyang siya ang umiwas sa babae. Hayaan na lang niya yun kasi kung mahal sila siya noon, siya ang priority. Napakalaki ng chance binigay mo sa kanya, pinili pa rin niya magpakasala kasama ang kanyang lalaki. Tamang iiwas mo yung mga Seymour. Ayan, Seymour. Sige, click mo siya.
Hindi maklik. Ayan. Yung mga bata sa kanilang ina kasi malaka... Malakasama? Kasama na malaka... Ha? Masama na malakhan siya ng mga bata. Makalakhan? Tama ang paglayo mo. Good luck sa'yo, Sandra. Thank you. From... Kanino nga galing? Evangeline Bangot. There you go. Thank you. Okay. Hashtag paulit-ulit. Paulit-ulit din. This is Sean. Tama ba spelling? Jean, ingat ka dira. Jean, ayan, nasa United States of Santo Niño do si Jean. Inulit-ulit, sabi din sa Fire. Hard song, Center, grabe naman ang ex mo. Para naman siyang hindi pa ba eh kung makagawa ng kasalanan pa ulit-ulit. Nice. Mga ganyang babae talaga hindi na dapat pagbigyan pa ng ilang chance. Diyos ko, girl, di ka naman lang nahiya. Sa sarili mo, ilang beses ka pa ulit-ulit humingi ng sorry sa asawa mo. Pinagbigyan ka niya kahit pamilya niya ang nahiya sa pinagagawa mo. Pero pinapatawad... Asan na ako? Pinapatawad ka pa rin niya. Ka pa rin ang asawa mo. Naku, girl, di ka man lang nakonsensya sa pinagagawa mo. Nakunan ka ng dahil sa pag-inom mo, sana man lang dun sa nangyari sa pagkawala ng anak nyo ay nagbago ka na. Pero paulit-ulit ka pa rin nagtataksil sa asawa mo. Ginawa mo siyang tanga, tapos nang umalis ang asawa mo, dala mga anak mo, ikaw pa naglakas loob na ipakulong mo siya. Yung threat ni ano ng girl. My God, girl, magkaroon ka sana ng hiya sa sarili mo, kababae mong tao. Ikaw nagluloko. Nairita talaga ako sa'yo, girl. Kaawa, awa-awa ang mga anak at asawa mo, kabubuting tao. Sa naging ama ng anak mo, ginanyan mo. Ayos, mabuti, Sender, umalis ka at di ka na nagpadala sa babaeng yon. Kung ako sa'yo, Sender, laban lang at ipagpatuloy mo na lang ang pagiging mabuting ama sa anak mo. Good luck and God bless. Someday, makakanap ka rin ng mabuting asawa at magiging ina ng mga anak mo. Pray lang po and good luck sa business niyo po. This one from Mabay. I'll say Crizel. Heart song. Okay. Marjorie Palalisan, hashtag ugnayan. Ayan, masasabi ko kay Sender, tama lang Sender na tinuldukan mo ng pagpapakamartir kasi sobra ng ginawa ni girl sa'yo. Madami ka ng chance para sa relasyon nyo pero baliwala. So it's good sa'yo na lumayo ka na ng walang paahalam. Pakatatag ka kasama ng mga anak mo. Kaya mo yan, lalaki tayo. Go forward, move forward, strong tayo. Patuloy sa mga plan mo, Sender. Sapphire, no stress mo. Ayan. Tama, gid chin ang ginhimo. Yeah, kabalan nga babae to. Anong kabalan? Anong kabalan? Bechayda kalusay ta. Ano, bad word yan? Tama. Whatever, no? Forgive me. Ba't di kita napansin pumasok ka dito, Nene Andrea? Ang dami ba namang tao, no? Marjorie, this is Sean. Sapphire Lumayo, this is Sean. Joy T, Marjorie Lumayo, tanga, sabi ni Gina tawag. First time yata si Gina tawag, ano? Welcome to our live stream. Pinatawad, tanga, my root word po. Okay, basic word lang siya. Okay, patawad, sabi, patawad din, tinanggap. Okay, Sender, tama lang desisyon mo na lumayo kasama ang anak mo. Sana hindi lang magsisi ang ex mo sa paulit-ulit niyang ginawa sa'yo kahit ilang chances na ang binigay mo sa kanya. Pagpatuloy mo na lang kung ano ang meron ka ngayon at hayaan mo na ang ex mo kasi hindi siya kawalan sa'yo. Siya ang nawalan, sana maisip niya ang laki ng sinayang niya. Bihira lang ang lalaki kagaya mo na paulit-ulit na tinanggap kahit ang sakit na ng ginawa niya sa'yo. Papagpas sa Diyos mo na lang lahat. May darating din na tamang babae para sa'yo. Hinahanap nga naman niya yung para sa kanya, no? Okay. Ayan. Last clue? Last clue. Okay. Sabi niya nga, may mga blank tayo sa buhay na masasabi nating sana'y matagal na nating ginawa. Ito yung blank na nasa huli ang ating pagsisisi. Yun ang sabi sa intro ng ating letter sender. Sa middle of his story, meron siyang sinabi until na nakapag blank si Claire na dapat na magtrabaho na rin siya. Nakakapitalize pa rin yung salitang yun. Okay, sige. You sure? Kailangan correct spelling ha. Hindi natin i-accept yung correct spelling, ang yung maling spelling. Unless lang kung wala talagang ibang nag-answer ng tama.
eh, kukonsider na natin yung spelling. Pero kung marami ang sumagot ng tama, at ang naunang sumagot ng tama ay mali ang spelling, dun tayo sa pangalawa. Siguraduhin nyo, check your spelling. Okay? Sige. Ah, dapat nakashare, syempre. Nakashare. Kasi pag hindi, naklik namin yung profile nyo, hindi naman pala nakashare. Sorry na lang. Sorry na lang. At di natin makukonsider. To win 25 pesos instant load. Alright, eto nang mahiwagang envelope. Okay. Eto na. At sige. Ano kaya ang title ng episode of the day? Dan-dan-dan. Decision is the title. Decision. Sabi nga ng ating letter sender, di ba nga? Ayun, may mga decision tayo sa buhay. Paulit-ulit kong sinabi, kahit na anong decision mo, ginawa mong malaking decision, ano man ang consequences, you have to accept, you have to stand by it. Di ba? Sino ang unang nakapagsabi ng desisyon? I guess may nauna kanina nabasa ko. Kaso, wrong spelling. Si Maria Grace Silado, desisyon. So, D-I ang sinabi niya. I need a correct spelling. D-E dapat. Si Marjorie din, D-I, desisyon. Si Joy Ting, desisyon. Nakapag-share ba si Joy Ting? Alright, there you go. 1 hour ago, nakapag-share. Congratulations, Joy Ting. Sabi ko sa inyo, dapat correct spelling. Ito po ha, ganito po ha, huwag masyadong matigas ang pagsabi ng decision. Decision. Okay, decision. Okay, D-E, hindi D-I. Okay? Okay, docs. Congratulations! Bukas ulit. Sorry sa mga huli. Nahuli at na wrong spelling. Sorry. Sayang naman. Well, it's 25. Now, here's the requested song of our letter sender. One of his requested songs. Hindi ko kaya. Yeah, coming your way now. Just do hang on and still with me, DJ Chini. The music continues right here. So 95.9, Max News FM, Genoa, Santa City. So there you go. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. It's DJ Chini. And don't forget to click that bell button to be notified. So until next video again, see you!